Ito tayo, ito. Mamaya susulat natin ito na isang page. Okay. Kung ilang araw ang computation. And sabi ka, off-grid. Pero ang ating gamitin. Okay tayo dito. Maliwanag po tayo dito. Maliwanag. Po. Yes, sir. Yes, sir. Pa-respond po ako. Di ba? So, lipat ako sa kabila. Ito na yung... So, ang total natin na solar panel is 5,335. Ano ba? Ano ba? 350. Ayun. O, 5.3 na lang. 5.3 kilowatt. 5.35 kilowatt. Now, checking tayo. Checking. Lagi tayo mag-cross-checking. Ang sabi natin, di ba, 4 hours mag-produce yung solar panel all throughout the day. So, kita naman natin. Yan, sa buong araw. So, simple, 5,350 watts times 4 hours. 4 hours. Diba? Pabaliktad tayo, balik lang. So, 5,350 times 4 hours. So, meron kang 21,400 watt hour. Kasi hour na ito. Tama ba? Pa-confirm ko. Tama, di ba? Red. So ang kailangan mo na watt hours daily is 21,256. Dahil yan yung battery sa araw. Pero ibang usapan pagka itong computation natin nag one day autonomy lang tayo ha. 21,256 watt hour daily is maibibigay ng 5.35 kilowatt na solar panel. Daily yan, daily. Ngayon, ang tanong ko, paano pagka nag 3 days autonomy kayo? Ibig sabihin, tataas yung reserve power mo ng 63,000. So, it's up to you kung dadagdagan mo pa yung solar panel. Pero kailangan dagdagan mo kasi kailangan ma-charge niya yung pangatlong araw saka yung pangalawa at pangatlong araw na reserve para bang nagkaroon kang tatlong timba. Ang 5.35 kilowatt hour, ang kaya niya lang punuin yung isang timba. Di ba? Kahit na isang araw ka lang nagsa-cycle, 3 days yung autonomy mo, magpasobra ka kahit 1 kilowatt. Pero pwede mo rin times 3 yung solar panel mo, 15 kilowatt. Para mapuno yung ikalawang timba ninyo at ikatlong timba ninyo. Gawin nyo siyang 6.3 o kaya kailangan kahit na 550 watts. So at least napupuno unti-unti yung pangalawa at pangatlong timba. Pagka dumating yung bagyo na tatlong araw ay walang araw, meron kang tatlong days of autonomy na meron kang reserve power. Nakukuha po ako?